Humingi na tayo ng update kaugnay sa hazing victim na si PMA 4th class cadet Darwin Dormitorio. At mula sa Baguio City, may ulat on the spot si James Agustin. James? Yes, Robbie, kinumpirma nga ng Baguio City PNP medical legal na namatay sa hazing ang cadet ng Philippine Military Academy na si cadet 4th class Darwin Dormitorio. Sang-ayon din ng PMA sa findings sa medical legal kaugnay sa nangyari sa kanilang kadete. Ayon kay PMA Superintendent Lieutenant General Ronnie Evangelista, may nangyaring maltreatment base sa autopsiya ng medical legal officer kahapon. Sabi ni medical legal officer Police Captain Reynaldo Dave, may mga nakitang pasa sa sikmura, palibot ng pusod at sa lower portion sa gilid ng katawan. Posible raw ito natamo mula sa suntok at sipa. Nasa 20 kadete raw ang iniimbestigahan, kabilang ang ilang saksi na upperclassmen at squadmates. Ang ilan sa kanila ang naka-restrict confinement na. Tatlo namang kadete ang persons of interest ayon sa Baguio City Police Office. Dalawang third class habang isa ang first class. Nakakulong na sa PMA ang dalawang third class. Kapag daw napatunayan na silang nasa likod ng hazing, ay maharap sila sa administrative case at posibleng masuspend at ma-discharge sa academy. Iba pa ang criminal case na isasampa ng pamilya Dormitorio. Narito naman ang pahayag ni PMA Superintendent Lieutenant General Evangelista. We earnestly waited for the post-mortem autopsy findings that eventually ruled blunt force trauma as the cause of the untimely demise of Cadet 4th Class Dormitorio. Samantala, Rafi, nakaburol ngayon sa loob ng Philippine Military Academy ang labi ni Cadet Dormitorio. Pero ayon sa source natin, ay nakatakda siyang i-cremate bago ibiyahe pabalik sa Cagayan de Oro City. Yung muna pinakalitas mula rito sa Baguio City, balik sa Iraq. James, sa ngayon ba, isa lang yung nakikita nilang biktima rito, itong si PMA 4th Class Dormitorio lang? Natanong natin yan kay Lieutenant General Evangelista at sinasabi sa atin na inaalam pa nila. Inaalam pa nila kung mayroon pa bang iba na mga kadete na naging biktima na ganito. Ngayon, Rafi, mayroon tayong impormasyon na nakuha na bago yung insidente na yan, yan kasi ang nangyari ay Miyerkules ng madaling araw. Noong Martes ay isinugod na rin pala sa ospital itong si Dormitorio mula umaga hanggang hapon. Pero ang naging findings sa kanya ng doktor ng PMA Hospital ay may UTI. Pero kaya pinabalik siya sa barak. Tapos nung gabi ay nagsuka at nagsuka ulit ng madaling araw at natagpuan ng unconscious noong madaling araw ng Miyerkules. Rafi. Mm-hmm. Kung ganun yung naging finding initially nung ospital, pwede bang or balak bang ipasubpoena or maimbestigahan din itong mga nagsagawa ng examination sa kanya dahil UTI lang yung kanilang initial na diagnosis pero malala pala yung kanyang kondisyon. Definitely, Rafi, ang sabi ng PMA kasama sa investigasyon ay yung sa PMA Hospital maging ang Baguio City PNP, yun din ang sinabi sa atin. Dahil nga sinasabi nitong PMA, inamin nila na merong lapses administratively dito sa nangyari na ito. Dahil kung hindi man, kung agad na napansin yung kondisyon nitong kadete, ay baka hindi ito nasawi. Yun ang sinasabi sa atin nitong si PMA Superintendent Lieutenant General Evangelista, Rafi. Mm-hmm, yun na nga. Binanggit mo rin na magiging hiwalay yung kasong isasampa ng pamilya nitong si Dormitorio at yung posibleng kasong isampa ng PMA. Tama ba yun? Ang PMA daw kasi ang sa kanila ay administrative case. Ngayon dun sa criminal case ay yun dun na sa pamilya at Dormitorio, Rafi. Mm-hmm. So magiging hiwalay pa ito. So ano magiging action sa ngayon itong PMA doon sa mga naka-detained ba or restricted? Sa ngayon, wala silang activities dyan sa PMA? Dalawa doon sa tatlong persons of interest ang nakakulong. Doon sa sinasabi nilang stockage sa loob ng PMA, hindi muna sila papayagan ng anumang activities. At samantalang itong 20 kadete na iniimbestigahan, they will make themselves available sa anumang investigasyon na isasagawa, hindi lamang ng PNP, ng PMA, maging ng NBI. Ngayon, Rafi, ang sinasabi din sa atin ng PMA na merong adjustment na gagawin. Ano, dahil ito kinukundin nila yung nangyari, pinalulungkot daw nila, dahil hindi naman dapat ganito yung nangyayari doon sa loob ng academy. Ang huling naitala kasi na biktima ng hazing ay noong taong pang 2001. Mm-hmm. And year after that, merong dalawang kadete noon na nahatulan ng guilty for homicide, Papi. Oh, may detalye bang ibinigay, James, kung ano yung circumstance, kung bakit nangyari ito? Ito ba part ng isang aktibidad or napagdiskitahan lamang itong si Dormitorio? Hindi raw part ito ng anumang aktibidad ng PMA. Yun ang sinasabi sa atin itong si Lieutenant
General Evangelista. Dahil may involved dito, ipananakit, ano, ganun yung nangyari. Pero ito, iniimbestigahan pa naman daw nila, no? Ang natukoy lamang nila talaga ngayon ay tatlong persons of interest. At panghuli na lamang, James, nakikipag-cooperate naman daw itong ibang mga PMAers. Dahil alam naman natin yung kultura dyan, ano? Walang nagsasalita sa mga ganitong mga kaso. Pero may nakikipag-cooperate daw ba, James? Yes, Rafi, lahat naman daw ay nakikipag-cooperate doon. Kaya nga nila natukoy itong tatlong persons of interest. At kaya agad na naikulong yung dalawang third class cadet. Ano? Ang sinasabi sa atin ng PMA ay kinukumpleto pa rin nila lahat ng pahayag. Ano? Maging nung, dito kasi sa dalawang po na nabanggit natin na iniimbestigahan, meron dyan iba, sakti, yung iba naman ay possible nakasama sa kwarto. Pero ang impormasyon na kuha natin, hindi kasi doon sa kwarto nangyari ito, no? Sa ibang kwarto. Mm-hmm. Pero doon din sa area na yun, sa barracks din nila. Rafi. Okay, maraming salamat, James Agustin.